Pambansang Almusal sa ating Showbiz News, matagumpay ang isinagawang concert ng OPM soul singer na si KZ Tandingan sa Music Museum. Hindi lang kanta ang ginawa ni KZ, kundi may song and dance number din siya. Narito ang buong detalye. Successful ang isinagawang concert ng tinaguriang OPM soul singer na ginanap noong Biyernes ng gabi sa Music Museum, Greenhills, San Juan City. Dinumog ng hindi lamang ng maraming taga-suporta at maging ng mga kaibigan ni KZ sa show business ang kanyang first major solo concert. Ang concert ay pinamagatang KZ at the Music Museum na ipinakita niya ang kanyang kakaibang estilo sa pag-awit. Opening number pa lamang ay ipinamalas na ni KZ ang kanyang galing hindi lamang sa pagkanta kundi pati na din sa pagsasayaw. Talaga namin ito para mapasalamatan yung mga tao na nakikinig sa music ko. So ayun, finally ito na yung moment para pasalamatan sa iyo. Guest performer din sa naturang concert sina Richard Poon, Glock 9, Ebe Danzel at maging ang kanyang mentor sa X-Factor na si Charisse. Maraming musikero na nirespeto siya, so isa ako dun. Kakaiba siya, ang dami niyang pwedeng gawin sa boses niya. Napaka-distinct no kanyang style, so gustong-gusto ko siya. So ang saya-saya ko makasama siya. Hindi ako nagdadalawang isip na sabihin na ako'y fan ni KZ Tandingan. No? First time ko pa lang siya nakita nung audition stage ng X Factor. And so, isang malaking karangalan na mapasama sa concert ito. Congratulations. Ito din ang unang pagkakataon na nakapag-perform sa Music Museum ang newest recording boy band ng Star Music, ang Harana Boys, na binubuo ni na Marlo Mortel, Michael Pangilinan, Joseph Marco, at Brian Santos. Well, technically, ito ang unang-unang first guesting concert namin. Kaya naman, we feel so good about this. Sobrang naging excited kami, nag-look forward talaga kami dito. After namin, pinag-usapan namin kung kamusta ba. And I think nabigyan naman namin ng justice yung binigay sa amin at pinagkatiwalaan kami. Kami, happy lang talaga kami kasi hindi naman to expected actually itong grupo namin. But we tried our very best, nag-practice kami. Yes, very thankful. Actually, humbling nga yung news na makakasama kami sa concert na to. Tumagal ng mahigit na 2 oras ang concert na talagang nag-enjoy ang mga taong nanood nito. Nagwagi si KZ sa kauna-unahang season ng X Factor Philippines at ito ang nagbigay ng pagkakataon sa kanya na makilala sa mainstream music industry. Nagmensahe naman si KZ sa lahat ng mga taong sumusuporta at naniniwala sa kanya simula pa ng una. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta, nakikinig sa music ko, nag-download, nagpo-post, nagme-memorize. Maraming salamat po. At nandyan po kayo, patuloy po akong kakanta. Nanonood ng NET25, maraming salamat po sa suporta. Sana makabisita ako ulit. Sa lahat ng mga nakikinig ng Pinas FM, thank you dahil palagi niyong nire-request yung kanta ko. Maraming salamat dahil sumusuporta kayo sa OPM. Isa lang ang concert na ito sa patuloy na pamamayagpag ng career ni KZ sa Philippine music scene at aniya. Napakarami pang dapat abangan sa kanya ngayong darating na mga araw. Para sa Pambansang Almusal, Jandy Amoroso.